ayan po, nagpapalakpakan po ang mga tao dito every 6 o'clock in the PM para magbigay pugay sa mga taong nasa frontline ng crisis ng coronavirus. So, what's going on mga kuwes? Welcome back po sa channel ko, Sampits the Happy Barber. So welcome back mga kuwes. So ito gagawa tayo ng isang gupit na mid-fade at sisimulan ko ito ng isang guideline gamit ang Babyliss Clipper. So naka-lever close yan para gawin yung bald line. So obserbahan nyo yung space na ginawa ko. Yan yung allotment ko para magkaroon tayo ng isang magandang transition ng fade. So hindi tayo gumamit ng trimmer dito para gumawa ng guideline para hindi na tayo mahirapan ng magbura ng linya. So ang next step natin ngayon is lever open. So ibubukas lang natin yung lever para gumawa ng second guideline. Yung video nga pala kanina na nakita nyo, yun sa una, yun yung nagpapalakpakan kami dito sa Vienna, Austria every 6 PM ng gabi para magbigay pugay sa lahat ng mga taong nasa front line, or ibig sabihin kasi sila yung mga taong mga nagtatrabaho sa gitna ng crisis or sa gitna ng krisis sa paglawak ng coronavirus. So araw-araw po yan, alas 6 ng gabi. Ayun po. So ngayon, sisimulan na nating i-blend yung unang linya sa lever open. So sisimulan ko dito ng yung lever is nasa gitna. So halfway open. So gumagawa lang tayo ng flick out motion para hindi tayo makagawa ng panibagong linya. So ina-atake natin yung middle line, then makikita nyo may matitira pang linya sa ilalim, yung kauna-una ng linya, and aatakihin natin yan ng lever close. So pansinin nyo palagi kung paano ko inaatake yung mga linya gamit yung kanto ng clipper or yung kanto ng blade. So mas maganda po yan, lalo na kapag mapapansin nyo kapag blending na yung ginagawa ko, puro kanto lang yung ginagamit ko kasi mahirap na gumamit ng full blade kasi baka makagawa pa tayo ng mga linya na makakasira sa ginagawa nating fade. So mas maingat or mas mainam gamitin yung kanto. Ayan po. So sinusundan lang natin yung palagi yan. So it's either naggumawa ako ng lever close pero sa ilalim ang atake, or halfway open pero sa gitna ang atake. So yun po yung prosesong ginagawa natin dyan. So ngayon gusto ko muna mag-shoutout sa mga kaibigan natin dyan. Si Don Roberts Vlog, si Joe Kamakam, si Kuis Ronnie Burak, si Kuis Kali Barbero, si Kuis Shano Barbero, si Kuis Maestro Gupitero, si Kuis by Dodong Yan Fox. Sila po yung mga kaibigan nating barber, vlogger, YouTuber. Ayan po. So bisitahin niyo po yung mga channel niya. Huwag niyo na rin pong kalimutan mag-subscribe. So para po sa mga shoutouts, yung mga gusto magpabate, magpa-shoutout ng kanilang mga barber, vlogs, or whatever vlog kung anong ginagawa niyo mga kuwes, or kung may barbershop kayo, i-comment lang po sa comment section. Isulat lang po yung mga pangalan niyo or barbershop niyo or whatever na gusto niyo ipa-shoutout, then gagawin natin yan sa susunod nating mga vlogs. So next step natin after ng blending yung mga ginawa nating unang-unang guidelines, gagawa tayo ng panibagong guideline gamit yung number 1 guard. Pero ang ginagawa ko dito is lever open. So panatilihin lang po yung espasyo ng ating guideline na maging pantay para mas madali ang blending at mas maganda ang blending. So pagka mga guidelines yung ginagawa ko, full blade po yung ginagamit natin. Pero inuulit ko, pag blending na, kanto na lang po yung ginagamit natin. So yun po yung mga siguro magiging technique para sa mga baguhan katulad ko or yung mga gusto matuto, kasi alam naman nating lahat na tayo po ay hindi
legit na barber. Hindi po tayo lehitimong barbero. Tayo po ay isa lamang hobby barber dito sa abroad, sa Europa. Ayun po. So, natuklasan ko po yung isang barber, yung talent na to. So, nung 2 years ago na yung mga anak ko is parang ano, sabi niya, parang kasi minsan yung ano, yung pinupunta namin, minsan hindi ano, hindi na gusto ng nagustuhan ng bata yung gupit kasi miscommunication. So doon ako na parang nagkaroon ng isang idea na bakit hindi ko rin gawin yung or pag-aralan yung maggupit. Total naman halos ginagawa ko dito sa Vienna, Austria. Marami tayong mga hobbing pinag-aaralan. So why not? So sinubukan ko po yan 2 years ago. Pero ayun nga po, dahil tayo po ay isang regular worker dito sa Austria, so kumukuha pa rin tayo ng oras para sumingit ng ating talentong natuklasan para makapag-practice. So kung nakita nyo, after ng lever open ng number 1 guard, so sinundan ko agad siya ng lever close para isoften yung ano, yung middle line. Then aatakihin ko ngayon ng 0.5 guard or 1/2 guard with the lever close, gamit pa rin ang kanto ng ating clipper or kanto ng blade para i-blend yan. So naka-close tayo at inaatake natin yung linya, pero nagle-lever open tayo ng konti. Depende sa pangangailangan or depende sa pag-darkness ng buhok. So, inuulit ko, nag-start ako sa close, atake ng linya, then inuupin natin ng pakonti-konti kung kinakailangan. Alam nating lahat na nasa gitna tayo ng krise na laban sa coronavirus. So, hinihikayat ko po ang lahat na sumunod lamang po sa batas ng gobyerno, nasa lugar man po tayo. So, iyon po na para sa kabutihan nating lahat. So, iwasan na natin kumalat ang virus. So, kung hindi kinakailangan lumabas, wag na po tayo lumabas. Kung hindi iwasan na rin po natin yung pakikipag-social life sa mga kaibigan natin, kasi hindi po makakabuti yun para sa ating or para sa isa't isa. So ngayon, gagamit tayo ng last guard na number 2. So with the lever close po yung ginawa natin dyan, kasi last guard na po yung gagamitin natin. So ganun pa rin po, another guideline pataas. So inaano ko lang na maging palaging pantay yung mga guidelines natin para mas maging maganda yung mga blending. So ito po yung huling guard naman natin gagamitin para i-blend yung number 2. So gagamit tayo ng 1.5 guard. So ganun din po, kung magsisimula ako sa baba ng linya, naka-close yung lever, pero kung sa gitna ng guideline tayo aatake, so halfway open pa. So chine-check lang natin, so nagle-lever play tayo dito. So depende sa pangangailangan sa darkness ng buhok, kasi ang ulo po is minsan merong mga hindi ano, may mga walang consistent na buhok, merong isang tapat na merong mas makapal, merong tapat na mas manipis. So, depende po yan sa pangangailangan natin. So, mag-ingat lang po tayo na hindi tayo makagawa ng panibagong linya or panibagong guideline dahil mawawala na po yung blending or yung ano natin, yung fade natin. So,
palaging pansinin kung paano natin i-blend or inaatake yung mga linya gamit lang yung kanto ng blade. Paulit-ulit ko sinasabi yan dahil yung po ay napaka-epektibo lalo na sa mga nag-aaral or sa mga baguhang barberong katulad ko. Kung may makikita tayong ano, sa blending, pag meron tayong mga naiwang linya na hindi kaya ng i-blend ng lever close na ginamit nating guard, ibig sabihin babalik tayo pababa. So kanina nag-blend tayo ng 1.5 lever close, halfway open. So pag hindi nakuha ng lever close yung in-between lines, so ibig sabihin kailangan natin bumalik sa lower guard. So babalik tayo sa number 1 guard, sisimulan ko sa lever open. So sisubukan nating atakihin yung natirang linya na, kung hindi pa rin matanggal yung linya, so unti-unti nating isasarado yan hanggang sa mag-vanish or mawala na yung guideline na naiwan natin. So ayun po, so huwag kayong matatakot bumalik sa lower guards. Hindi, kasi minsan nung una ayaw ko nang bumalik sa lower guards kasi tapos na ako dun eh. So pero yun po, kailangan talagang balikan. So ngayon binabalik, gumagawa tayo ng mga detail. Kanina nakita nyo, nag-lever play tayo yung gamit ng clipper na walang guard para atakihin yung mga natirang linya. So ngayon po, gamit ko yung Babyliss trimmer ko. Ito, ina-analyze na natin yung mga natitirang buhok sa baba para i-shave na natin mamaya. So dahil gumagawa tayo ng isang skin fade dito, so mas maganda kung gagamit tayo ng isang razor, shaver. So pwede rin naman pong razor, pero para sa akin, mas makinis kung shaver yung gagamitin natin. So mas iba yung effect or yung transition na nangyayari. So ayan, ngayon gusto kong i-blend ko na lang itong natitirang buhok. So hindi, iiwan natin yung bulk sa taas. Ayan. So gagamitan ko lang siya ng ano, hindi na natin siya i-clip or overcomb kasi may plano po tayo dyan sa buhok niya sa susunod pa, no? Kasi pinapahaba pa po namin yung buhok niya. And then sa ngayon, gagamitan ko lang siya ng thinning scissor para i-blend or alisin na lang yung kanto. So gamit muli ang aking Babyliss trimmer. So hindi po yan yung skeleton. Yan po yung UK version ng Babyliss na una lumabas. Yan po is yung Babyliss Super Motor Trimmer. So yung blade po niyan is also modified. Kung makikita nyo kung paano siya nag-heat. Kung gusto nyo makita kung paano i-modify yung mga gamit kong trimmer, so panoorin lang po yung mga luma kong video kung paano, or yung mga tutorials kung paano mag-modify ng trimmer or kung ano
pang mga gamit natin dyan. So pwede nyo pong balik-balikan, lalo na yung mga bago, yung hindi nakasubaybay sa journey ko 2 years ago. Maram, 2 years ago, 2 years na po tayo nagbablog. So yung mga bago dito, pwede nyo balikan yung mga ano, yung mga lumang video ko para masundan nyo kung paano tayo, paano na-develop yung ano, yung ano, yung barbering skills ko. So ito po yung naging finished product, sana nagustuhan nyo. Don't forget to subscribe. Sampis the Happy Barber, signing out.